Pwedeng ikat yun. Hi guys! Welcome back to my channel and this is my third vlog. Wow. So ngayon guys, is pag-uusapan natin is yung reason to start vlogging. Alam naman natin na very in demand ng vlogging ngayon and karamihan talaga is pinapasok na yung mundo ng vlogging. Even nga yung mga elementary students, may nakikita ko na nag-upload ng mga videos nila sa YouTube. Pero kung ikaw mismo is curious ka kung ano ang vlogging at ano ang mapapalang mo dito, then you must watch my video from beginning up to the end. Let's start with reason number one. It builds your self-confidence. Kung magkapareho tayo na shy type or hindi sanay makipag-usap sa harap ng madaming tao, then you can try vlogging. Kasi sa pagre-record naman, is wala pa naman dyang malunood sa'yo eh. Ang kaharap mo lang is yung camera mo, so parang kayo dalawa lang yung nag-uusap. And makakaroon ka lang naman ng viewers once na na-upload mo na yung video mo sa YouTube. Siyempre sa una, may mga thoughts ka na baka hindi magustuhan, baka mapagtawanan ako, or baka mabash ako. Pero alam mo, once na nag-try ka na mag-record, upload mo siya, then nakita mo na, ay, may mga viewers pala ako, or, uy, may mga subscribers ako. And kita mo na may nagko-comment or natutuwa dun sa videos mo. From there, ma-start na mag-boost yung self-esteem mo. Hindi mo namamalayan na ini-enjoy mo na pala yung ginagawa mo. So, nag-upload kayo ng madaming videos. At the same time, hindi mo na rin namamalayan na lumalawak na rin yung mga subscribers mo. Diba, yung na-build sa'yo na self-esteem, kung hindi mo yung sinubukan, hindi mo malalaman na, ay, yung akala ko pala na hindi ko kayang gawin is kaya ko palang gawin. Diba? Wow. So, napakagandang reason na yon na na-boost mo yung self-esteem mo. Reason number two, nakakatulong ka. Alam naman nating lahat guys na yung mga tao is very dependent lang sa dalawang bagay. Sa Google and sa YouTube. So, kung may mga katanungan sila, sinesearch lang nila at hindi na mahirap na humanap ng sagot, lalo na sa YouTube, kasi madaming mga vloggers yun nag-upload ng mga tutorial nila. For example, how to cook adobo, how to operate cameras, or lahat ng house of yours nyo, try nyo i-search sa YouTube, kasi for sure, may sagot yung mga vloggers dyan. Even ngayon tungkol sa love life, how to move on, ang daming tips dyan ng mga vloggers. So imagine kung may mga talents ka, or may kaalaman ka na gusto mong i-share, why not make tutorial, di ba? Imagine dun sa 3 to 5 minutes video mo, it's very life-changing no, dun sa mga makakapanood. Kasi hindi natin alam na nun palang time na ang dami niyang tanong sa buhay, eh sakto na napadpad siya sa YouTube channel mo, napanood niya yung sagot sa mga house niya at nabago mo yung buhay niya. So, di ba? Maganda yung mga tutorial na vlogging kasi nakakatulong talaga. Reason number three, you can express yourself. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, di ba? Kaya natin na i-express personally sa mga taon sa nakapaligid sa atin, yung mga feelings natin. Minsan, kailangan pa natin isulat sa diaries, kung ano yung mga napifeel natin. At kung mas comfortable ka, nakausap yung camera, edi sige, itry mo, i-vlog mo lahat ng mga napifeel mo. At kung may mga talents ka na nahiya ka pa ipakita ng personal, itry mo, i-vlog mo. Kasi milyon-milyong tao yung makaka-discover na may talent ka palang ganon. Or sometimes nga naman, meron din yan ng mga kung gusto mong ipakilala kung sino ka talaga. Gusto mong i-share yung ginagawa mo sa buhay mo para mas makilala ka pa namin, i-vlog mo. Actually, pwede mo nga gawin diary yung vlog, yung channel mo eh. Pero again, be careful lang dun sa mga isha-share mo. Don't share too much information for your own security. Kasi, wag na yung, ano ba yung mga example ng mga kailangan pag-ingatan? It's like yung, hello guys! Kakawido ko lang ng 1 million fresh from the bank. Wow. And punta ko ngayon sa Korean resto para mag-food trip. Wag mo nang i-share yung ganun kasi very personal nun. Parang it's a safety mo and security kasi baka mapanood ko yung vlog mo tapos utangan kita kasi alam ko na nag-withdraw ka ng 1 million. Diba? So, yun.
Next is reason number 4. It makes you happy. Di ba kapag ini-enjoy mo yung ginagawa mo at alam mong satisfying siya, masaya ka. Parang kung hindi ka pressured or kalimbawa nabubore ka, malungkot ka, gusto mo ikwento sa amin or gusto mo magpasaya ng ibang tao, ano siya, nakaka-fulfill yun sa sarili mo. Lalo na pag alam mo na may natutulungan ka, may natutuwang manood sa'yo, may napapasaya kang tao, masaya na rin yun sa pakiramdam. At yun nga, ulit-ulitin ko, magiging masaya kung ini-enjoy mo yung ginagawa mo. Reason number 5. Ito yung number 1 talaga eh. May pera sa YouTube. Siyempre, totoo yan. Alam nyo yung lahat na talaga naman na kumikita yung mga vloggers sa pag-upload ng mga videos nila sa YouTube. Di ba nakaka-enganyo kapag ka, or nakaka-inspire kapag ka nalaman mo kung magkano yung revenues or in-earn ng mga paborito nating YouTuber at mga sikat na YouTuber or vlogger, parang iisipin mo na, ay, parang ang sarap palang mag-vlog kasi kumikita ka. Lalo na kapag napanood mo yung mga testimony nila sa vlogs nila, yung mga title na my first ever YouTube sweldo. Di ba parang nakaka-enganyo ka? Parang as a viewer, gusto mo din gawin yung ginagawa nila. Gusto mo din mag-earn. Aminin natin na yun talaga yung pinaka-top reason kung bakit nagdi-decide yung ibang tao na pasukin ang mundo ng vlogging. Pero syempre naman guys, bago naman ma-earn or ma-achieve ng mga sikat na vloggers yung mga na-achieve nila, is dumaan din sila sa proseso. At lahat ng mga ina-upload nila ay pinag-isipan nilang mabuti yung mga content para mapasaya yung mga viewers. So yun guys, ang aking top 5 reasons why to start vlogging. At kung kayo is merong sarili nyong reason kung bakit gusto nyo mag-start ng vlog, then go ahead. Follow what your heart desires. Ang mahalaga naman dito is i-enjoy mo yung ginagawa mo. Kung napadaan ka or bago ka pa lang sa channel ko, kung kakabisita mo lang dito, hello sa'yo. Please subscribe, like, and pakiring na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong vlog. Ano yun? Taka lang. Sa mga susunod kong vlog. So, yan guys. For now, is magbababay muna ako. And I hope you enjoy watching my video. See you on my next vlog.